For today's video, tuturo ko naman kung paano gamitin yung auto reframe dito sa Filmora 11. So bago tayo mag-start, gustong pakita sa inyo yung mga nagawa kong video dito sa Filmora 11. Ito yun. So kung interesado kayo sa mga video ng Filmora 11, visit lang kayo dito sa YouTube channel mo, guys. Ayan. Ito yung mga nagawa ko na. Okay, so umpisa na natin. So una, punta tayo sa Stock Media. Dito sa Stock Media, meron ako na download ng mga video. So nandito siya sa download. Next, ito yung sample na tatry natin dun sa auto reframe dito sa Filmora 11. So right click lang natin siya. And then eto guys, click lang natin to, yung auto reframe. Ayan. Dito guys, sa aspect ratio, meron tayong pagpipilian. Ito, meron tayong 9x16, 1x1, 16x9, ito yung mga pang YouTube. Yung, tapos ito yung 4x3, 4x5, ayan, 21x9. So kung gusto nyo gumawa ng mga video na pang TikTok, 9x16. Ito yan. Try natin siya guys. Next, click natin itong analyze. Hintayin natin siya mag-convert guys. Ito. Medyo matagal yan guys. Depende sa haba ng video nyo. Okay? So after nyan guys, ito yung magiging itsura nya. Ayan. So after nyan, gusto nyo siyang i-export, click nyo lang to guys, export. Ito. Dito naman guys, pwede nyo siyang i-rename. For example, reframe tutorial. Ayan. Dito naman sa save to, dito nyo makikita yung folder na ano, folder nitong output na ginawa nyo. For example, click nyo to. Meron tayo dito pagpipilian, desktop downloads documents. For example, gusto kong ilagay sa documents ito. Create lang kayo ng folder dito guys. Ayan. Rename natin siya. Tutorial. And next, select natin to folder and export. So ito na siya guys, ito na yung output natin. So play natin siya. Okay, so ganun lang gumamit ng auto reframe dito sa Filmora 11. Ngayon guys, kung meron kayong gustong itanong, comment na lang kayo sa baba and magre-response ako doon. Yun lang, thanks for watching.